guys, pasok tayo sa bahay. Ongoing pa rin, pero ginagawa na yung kisame na walang katapusan. Nag-umpisa nung first week ng November. Kasi ang daming pinagawa eh. Muntik na mag-walk out yung ano ko, yung 4-month ko, buti na lang naawa. Sa dami ng kaartihan, daming bago-bago, pag walang magustuhan, pag hindi makugustuhan, ipabakbak, oh, perfectionist yarn. Pero hindi naman, yung parang ano lang, para at least naman isahang gastos na lang ba. Ito yung sala, yung living room, diyan to sa kabila. Dalawa yung living room, guys. Yung main, pagpasok, bata yung sa gilid. Apat na kwarto siya. So, nakaano na siya, nakakisami na siya, kunti na lang ang wala. Pero yung design, hindi pa nalagyan. Yun yung glass na galing doon sa kwarto ng anak ko, pinalipat ko dyan. Ito, yung sa pagpasok ata, main door, yung pinasukan kanina. Oh, yun. Yan, kusina yan. Yung may, anong tawag nito? Yung may glass na sliding din. Bali, dalawang glass na sliding ang andyan, guys. Sa may kusina at doon sa isang living room. Dalawang living room, kusina. Pagkatapos, yan yung after nyan, magdi-design pa para sa backdrop. Kasi bumili ako ng mga, ano, yung lights, strip light ba yun, na ilagay sa cove light. Yan yung kwarto na guest room. Walang built-in na ano yan, guys. Walang built-in. Tatlong maliliit na rooms, pero yung isa walang built-in. Yung dalawang lalaki ko merong built-in. Sa isang sa guest room galing makikita yung main entrance, yung main living room. Yan. Ito yun, ginawang stock room, yung guest room. Meron lang siyang built-in. Ito table yan eh, built-in na ano. Built-in na cabinet na may built-in na table yung open na yan. Ginawang stock room. Andyan pa yung mga, yung nabiling La Germania na gas rinse, yung rinse hood. Kasi para hindi siya masyadong maano dun sa kabila. Hindi na nalagay yung mga aircon na hindi. Diba, colorful yung tiles, charot. Hindi ko na pinalitan, hindi na kayanin eh. Pero yan, inano nila. Kasi nilipat nga yung door. Kaya mayroong parang ano, yung pinag-anuhan ng wall. Kaya ginawa na lang paraan magkakulay sila dun yung sa floor ng mga bathroom. Yun yung kwarto ng anak ko. Yan, cabinet yan yung sa bed. Yun yung hangiran niya. Binilhan ko siya ng bagong foam niya kasi queen yung kanya eh. Yun yung gagamitin ko doon sa kabilang anak ko na babae. Yung may bathtub na room. Pero marami siyang mga aparador. Yan guys, hindi pa actually napalagyan namin ng sliding door kasi ang mahal ng charge, 8 to 9,000. Kaya naghahanap muna ng mura-mura. Mas may mura-mura kasi glass, pero ayoko kasi hindi safe. Gusto ko yung plastic na glass na clear. Hindi yung glass na glass talaga na pwedeng ipaano yung lalaki yung anak ko pag hindi ko natin alam, malasing. Pag mabangga niya, na-disgrace siya, patuloy siya sa pintuan niya. Yung mga yellow na yan, hindi kukunin pa yan actually. Tapos na ano yon, yan, nalagay na yung, kasi ipinaano na namin eh, kasi maliliit talaga yung nakadesign siya. Since maliit yung room, maliit na yung mga, yung aircon na ilalagay dyan. Ipifix pa nila yung siding kasi merong singaw. Mahal pa naman yung kurente. Yung sa harap nitong ano ng anak ko, yun guys, kaya ang dami kong pinalipat ng mga pinto kasi nagkaharapan sila nung una kaya pinalipat ko kaya lumaki lalo yung gastos. Ito yung room ng anak kong lalaki. Lahat ng room actually may pin lights at may center light. Yan yung ano niya. Ganun din, loft, pero mas gusto ko to. Oh, sa baba yung ano, sa baba yung bed ng anak ko na full. Oo, pero makatayo guys kasi ang ano eh, haba. Hindi siya yung typical na bed na mababa sa baba. Yun yung kanya. Pagkatapos ito yung common CR. Oo yan, pinalagyan yung mga cabinet dyan. Lagayan ng mga anong anik-anik na mga walis, dustpan, yan yung mga linens, ganyan. Kompleto na, nakabit na. Pag dry pala, dry siya. Pag mabasa-basa siya, ganun. Ewan ko. Okay na yan lahat. Nakabit na yung lahat ng picture niyan. Meron na ring pinto.
Yan yung lagayan, pinasadya ko talaga na lagayan ng mga dustpan. Yan guys, yung ano, DIY. Hindi siya nakaano sa baba kasi nga since maliit, kahit mag ano yung tubig, pisik-pisik, hindi siya masyadong madaling maano, masira yung ano. Pero pinatreat ko yan guys, pinaano ko yan ng epoxy. Kaya it will last. Hindi naman for a lifetime, charot, wala nang forever, no. Ganon yan, para tumibay lang siya. Ito yung kwarto ng anak ko. No, yung may sliding, pero ipinalipat ko yung sliding sa may sala yan. Bagong pinto yan. Mm-mm. Lahat merong mga pin lights. Pagkatapos yung ano, magkaharapan yung window niyan, yung may kaharap yan sa kabila, pinakondem ko yun. Pinaiwanan ko na lang yung cubes na glass na ano siya. Yung built-in cabinet niya hanging din para pag mag-map, hindi siya. Meron ng sliding din sa gitna. Yun yung CR ng anak ko. Tapos na lahat. Pero yung slim cabinet na yan, guys, ihahang pa yan. Pero hindi pa tapos kasi meron pa siyang pinto. Yan ang CR na yan. Hindi pa siya nalagyan ng salamin. Kulang na lang ng salamin dyan. Pero the rest is okay na. May gumamit, hindi nag-flush. Kahit in minus man lang. Kaloka. Yan. Pinaanuhan ko talaga. Maganda yung reflection ng ano niya, yung mga pin lights, kasi yung tiles from floor to ceiling talaga. 14 ang ano, sabi nga nila, ay naku, makalastoin ko. Okay lang yan. Carry natin yan. Kaya mahaba kasi siya sa yung normal na ceiling. Kasi 14 in feet daw siya. Feet ba yun? Oo, ang taas. Bali, ano, yung mostly kasi standard 12 lang eh, pero yan siya 14. Pero okay naman, kinaya, kaya pinarihas ko na lahat, floor to ceiling, yung tiles. Ang galit na galit, no, sa tiles. Yan. Bye guys, thank you.